welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po, please do subscribe, like, and share na din po. So for today's video po, gagawa tayo ng alternative na pesticide. Marami kasing nagtatanong kung paano maaagapan or kung paano mawawala yung peste sa ating mga halaman tulad ng langgam, mealybugs, spider mites, and madami pang iba. So ngayon po, samahan nyo akong gumawa ng pesticide. Yung mga gagamitin ko po ay makikita lang natin sa ating mga kusina. So samahan nyo na po ako. So disclaimer lang po, yung mga sasabihin ko po ay based lamang sa aking research and based lang din po sa aming experience. Hindi po ako expert. So ang kakailanganin po natin ay ito, suka. Kahit ano pong suka or vinegar na meron kayo sa inyong tahanan is pwede po. Ito lang po yung meron sa amin. Ayan. Tapos sunod ay dishwashing liquid. Wala po kami yung nasa bote. So ito na lang na nasa pack. Kahit anong brand din po ng dishwashing liquid ang inyong gamitin. And spray bottle. Tapos tubig. And tablespoon. So, umpisahan na po natin. So, yung unang-una po natin gagawin ay ano, kapag may nakikita na po kayong pailan-ilan na langgam or merong kaunting insekto pa lang na nakikita natin sa ating halaman, kumuha po tayo ng 1 liter na tubig and then isang tablespoon po ng suka. Again po, kahit anong suka po is pwede. So, ayan. Isa natin to. 1 liter na po ito. And ang gamitin nyo pong tubig ay yung malinis. Bago po pala tayo maglagay ng suka dito sa ating tubig, lalo na po yung mga taga Manila, and ang alam naman natin na ang tubig sa Manila ay may chlorine, kailangan po kung gagamitin natin to as pesticide. For example, bukas natin i-spray doon sa ating halaman. So, dapat ngayon pa lang, maglagay na tayo ng tubig dito sa ating ano, plastic bottle or kahit sa anong lagayan para po makasingaw yung tubig. So, ayun po ano. Tapos, kumuha na tayo ng isang teaspoon ng suka. So, ayan. Isang ano na po siya. Tapos, ilagay lang natin siya dito. Isang tablespoon lang po kasi matapang din naman po yung suka. Tapos, i-mix po natin. I-mix natin yung tubig and yung suka. Yung acid po kasi, yung vinegar po kasi ay nagsisilbi rin siyang ano, insect repellent. So, ayun. Haluin lang natin mabuti. Tapos, pwede na natin siyang ilagay sa spray bottle. Tapos, i-spray natin dun sa ating may peste na halaman or dun sa mga langgam. So, ito pong tubig na may suka ay pwede rin sa ating ano, mga sa ating bahay, pwede po nating i-spray kung saan dumadaan yung mga langgam, pwede po natin silang i-sprayan doon. So ayun. And kapag po tayo magi-spray nito, kailangan po ay sa hapon. Huwag po kahit ano pong ano, pesticide or insecticide na i-spray natin sa ating mga halaman, dapat po ay sa hapon tayo mag-i-spray kasi kapag umaga po or tanghali, may tendency po na masunog or ma-damage yung ating halaman. And make sure din po kapag tayo mag-i-spray ay hindi uulan. Para hindi po ma-wash out agad yung ating in-spray. So, ang sunod naman po natin ay kapag meron ng mas madaming insekto dun sa ating halaman. So, ito kanina yung ginawa ko na may suka. Ito yon. Dadagdagan lang natin siya ng dishwashing liquid. Kahit ano pong brand is okay lang.
kahit nasa bote, okay lang din. Basta kung anong meron kayong dishwashing liquid, gamitin nyo po yun. And ito yung tubig na may suka na ginawa natin kanina. Tapos, maglagay lang tayo ng apat na patak dito sa ating dito sa ating tubig na may suka. So, one. Actually, hindi siya patak, pero tantsahin nyo na lang po. One, two, three, four. So, apat na patak na po yun. And then, i-mix po natin ng mabuti. Yung dishwashing liquid naman po, ay tumutulong para ma-suffocate yung mga insect na nasa ating halaman. So, mahihirapan silang maglakad, ganun. Pero, kapag po, kapag tayo nag-spray, hindi agad-agad silang mawawala, lalo na kapag medyo madami na yung insect na nasa ating halaman. And, kapag mag-a-apply po tayo nito, gawin po natin na once a week lang tayo mag-a-apply. Tapos po, kapag maramihan naman po yung i-sprayan natin, pwede po tayo gaano kadaming tubig. Basta anuhin nyo lang po, tansyahin nyo lang po na hindi masyadong matapang or hindi masyadong sobra yung paglalagay ng suka and ng dishwashing liquid. Kasi pag nasobrahan po yung paglalagay ng mga sinabi ko, pwede rin pong ma-damage yung ating halaman, pero hindi naman kamamatay ng ating halaman. So, ayun. And huwag nyo po talagang gagawin na sa tanghali mag-i-spray. Kasi yung ibang insecticide or pesticide, ay nakakasunog po yun ng dahon ng ating mga halaman. So, tapos madadagdagan pa ng sikat ng araw, so madadamage talaga yung dahon nila. So, ayun po. Tapos guys, ayan, kapag natapos na natin itong i-shake ng mabuti, ilagay na natin siya sa spray bottle. Tapos, kung saan yung merong insect, kahit sa kahit sa mga dahon, is okay lang. Tapos, isprayan natin kung nasa likod, sprayan natin ng pesticide na ating ginawa. So, ayun. Hindi na ako maglalagay dito sa spray bottle. So, ito nga pong ginawa natin ay hindi po ito ipapandilig. Ito po ay i-spray lang natin. So, ang last method naman po na gagamitin natin ay suka and dishwashing lang. So, ito po ay para dun sa mga severe na yung dami ng insekto sa kanilang mga halaman. So, ito, kumuha ako ng naubos yung laman na ng pabango. So, pwede itong gamitin na spray bottle. So, ang gawin natin, kumuha rin ako ng imbudo. Tapos, lagyan natin siya ng suka. So, ayan. Oh, kahit ganyan lang kadami. Or, pag marami naman po kayong lalagyan, so damihan nyo po yung suka. Tapos, after nito, lagyan naman natin siya ng dishwashing liquid. So, apat na patak lang po yung galalagay natin. Tatanggalin ko na po yung imbudo. So, ayan. One. Hindi talaga siya patak. Pero, okay na po yun. 2, 3, ang dami na nga eh. Basta apat na patak po. 4, 5, okay lang naman po kahit masobrahan ng konti. So, ayan. Tapos, i-shake lang natin mabuti. Natural lang po na bumubula gawa ng ating dishwashing liquid. So, ayan. Shake mabuti para mag-mix yung suka at saka dishwashing liquid. Ayan. Ganto na yung kulay niya. So, ayan.
After po nito, ipapakita ko sa inyo yung effect niya dun sa langgam. So, ayan na guys yung langgam. Andito siya galing sa ano, pinaglagyan ng Quaker. Ayan. Try natin i-spray yung ating last na ginawa. Tingnan natin kung mamamatay sila agad. Hindi masyadong makita, gawa ng simento. So ayan, nakita niyo po yung ibang langgam, mamatay na siya, and yung nasa plastic, ayan. Patay agad. So ganyan po ka-effective yung suka and yung dishwashing liquid. So, patay agad siya. Wala pang 5 minutes. So, ayan. Palagyan pa natin siya. Hindi lang po masyadong makita dito sa baba. Kasi, gawa ng simento. Pwede nyo rin pong gamitin ito sa inyong tahanan. Kung maraming langgam na katulad nito, pula. Or meron ding, ano, yung mga itim. Pwede rin nyo pong gawin yun. Ayan. Kita nyo po. Dito pa on. Namatay na siya. Wait lang. Mahirap. Ayan o. Yung mga langgam na yan. Patay na po yan. And dito sa plastic. Effective yung ating DIY and affordable na pesticide. So, ayan. So, guys, bago po ako magtapos, please follow me on my TikTok account, Grace JM Official, and sa aking Facebook page, Grace of Nature. Sa mga hindi pa po ako napa-follow or sa mga gustong mag-follow, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyo pong makita. So ayun guys, nakita nyo naman po yung result nung ginawa natin na ang mga ingredients lang or kasangkapan na ginamit natin ay etong suka, dishwashing liquid, ganun din po, kahit anong brand is okay lang, and water. So ayun, sana po ay may natutunan at nag-enjoy ulit kayo. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you all for watching!